mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa iyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leila. Gusto ko lang po na ibahagi sa inyo yung karanasan namin ng mga kaopisina ko noong kalagitnaan ng taong 2000. Tungkol po ito sa pagpaparamdam ng mga multo kung saan ang ginagamit nilang medium ay yung antigong makinilya na nasa mismong opisina namin. Enero 30, taong 2000. Yan po yung date na na-hired ako sa kumpanya na hindi ko napapangalanan. Isa ako sa mga naging office staff doon. At doon ko na nga rin naranasan yung makapanindig balahibo kong karanasan. 25 anyos pa lamang ako noon, Sir Seth. Lubang matatakotin pa talaga. Nung unang linggo ko doon sa opisina, nalaman na ng mga katrabaho ko na matatakotin ako kaya naman ang buong akala ko. Panakot lamang ang lahat ng mga ikinikwento nilang kababalagan sa akin. Ayon sa kanila, nangyayari umano yon sa loob ng mismong opisina. Hindi ko nga sineseryoso yung mga sinasabi nila tungkol sa multo. Dahil akala ko talaga ay binibiro lamang nila ako noon. Yung table ko, Sir Seth, katabi lamang ng makinilya na sinasabi ko. Nung una, hindi naman talaga ako natatakot kasi nga hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga kasamahan ko. Sa katunayan nga niyan, pinipindot-pindot ko pa ang keyboard ng makinilyang yon. Dahil naaaliw talaga ako kapag naririnig ko ang paglagitik ng mga pindutan nito. Hindi ko nga alam kung bakit nakastak lamang ito ron. Samantalang maayos naman pa ito. At kahit kalahating antigo na ay mapapakinabangan pa naman talaga. Isang araw, eksaktong alas 12 ng tanghali, lumabas ang lahat ng kasamahan ko sa opisina. Dahil oras yun ng aming lunch break. Nagkataon naman na hindi ako kumain noon dahil masama ang pakiramdam ko. Ako kasi yung tipong nawawalan ng ganang kumain kapag may monthly period ako. Sa madaling salita, mag-isa akong naiwan sa office dahil tamad na tamad akong tumayo noon. Dahil sadyang pakiramdam ko ay napakabigat ng aking katawan. Minabuti ko na sumukob na lamang sa table ko. Total ay isang oras naman ng break yan na isip ko na kahit pa paano, magnakaw na lang muna ako ng tulog ng mga panahong yon. Nang umabot ako sa punto na talagang patulog na ako, bigla akong napamulat. Nakarinig ako ng ingay na nagmumula sa tabi ng aking mesa. Ingay na kasing tunog ng paglagitik ng pindutan ng makinilya. Nung una, pinakiramdaman ko muna. Hindi ako kaagad gumalaw dahil akala ko, guni-guni ko lamang yon. O di kaya nagsisimula na akong managinip. Pero nagpatuloy pa rin yung ingay kung saan mas lalo pa itong lumakas nun. At nakasiguro ako na yung keyboard nga ng makinilya ang naririnig ko ng mga panahon na yon. Bago pa ako magangat ng ulo, naisip ko na may isa sa mga kasamahan ko ang pumipindot nito. Akala ko may bumalik na sa kanila sa loob ng opisina. Pero hindi ko lang namalayan dahil nga nakasukob pa ako sa mesa noon. Langlingunin ko ang kinaroroonan ng makinilya na ito. Nagulat ako dahil wala namang katao-tao ron. Ako lamang din ang mag-isa sa office. Hindi pa bumabalik yung mga katrabaho ko dahil wala pa mang kalahating oras ang nakalilipas simula nang lumabas sila. Napakunot noon na ako noon, Sir Seth. Nagdataka talaga ako kung paano nangyaring nakakarinig ako ng ingay. Gayong ako lamang mag-isang naroon. Lalo pa akong nagtaka nang makita ko na may puting bond paper na nakaipit sa makinilya.
Sa pagkakatanda ko, wala namang nakalagay ng papel doon dahil hindi na nga ito nagagamit at nakastak na lamang ito ron. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bakanting mesa kung saan nakapatong ang makiniliang ito. Pagkatingin ko dun sa papel, nakita ko na may mga nakasulat na letra doon pero hindi ko mabasa. Wala namang salitang mabuburon. Halo-halo ang mga letra at tila ba sinadyang pindot-pindot lamang ang makinilya para mabuo ang mga letrang wala namang katumbas na kahulugan. Napailing na lamang ako sabay lakad pabalik sa mesa. Inisip ko na lamang na baka imahinasyon ko lamang talaga yung mga tunog na narinig ko. Hindi ko na rin pinansin ang papel na nakaipit sa makinilya. Dahil baka ako, inilagay lamang yon doon ng mga kasamahan ko para subukan yung makinilya kung maayos pa ang lahat ng mga pindutan nito. Muli akong sumukob sa mesa. At ilang minuto lamang ang nakalipas ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ulit ako noon. Hindi ko lubos sa kalain na doon sa ilang minutong pagtulog ko, magkakaroon pa ako ng kakaiba at nakakatakot na panaginip tungkol sa makiniliang yon. Doon sa panaginip ko, narito pa rin ako sa lugar na ito. Pero batay sa itsura ng lugar ay hindi ito yung opisina na pinapasukan ko. Mukha itong bodega o di kay makalat na warehouse noon. Nakaupo umano ako sa harap ng mesa habang may kung anong itinitipas sa makinilya. Yung makiniliang gamit ko sa aking panaginip ay ang mismong makinilya na nasa loob ng office namin noon. Maya-maya, may lalaking bigla na lamang lumapit sa akin. Malaki ang katawan nito pero katakatakang hindi ko makita ang mukha niya. Bigla na lamang ako nitong kinalatkat. Sinapunutan. Binigyan niya ako ng malakas na suntok sa sikmura at dalawang magkakasunod na sampal sa mukha noon. Hindi ko alam kung bakit niya ako sinasaktan pero doon sa loob ng panaginip ko, takot na takot ako sa kanya. Walang tigil akong nagmamakaawa noon. Malinaw ko ring naririnig ang malaki at baritonong boses ng lalaking ito. Sumisigaw ito habang tinatawag ako sa pangalang Dindin. Hindi pa ito nakontento. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang buhok ko. Dahilan para mapatayo ako noon. Pagkatapos noon ay buong lakas niya akong iniuntog sa mismong makiniliang yon. Tumama ang ulo ko doon. Pag-angat niya sa ulo ko ay may nakita na akong pumapatak na dugo. Nakarinig ako ng mga boses at naramdaman ko rin na may tumatapik sa pisngi ko. Doon na rin po ako nagising, Sir Seth. Hingal na hingal ako at pawis na pawis noon. Para bang ramdam ko pa yung malakas na kabog ng dibdib ko. Kasi parang totoong totoo ang panaginip ko. Buti na lamang at dumating na yung mga kasamaan ko sa opisina. Dahil kung sakali baka binangungot na ako noon. Hindi na kasi ako makagalaw at hirap na rin akong huminga noon. Ayon sa kwento ng kasamaan ko, pagdating na pagdating umano nila sa opisina, nakita nila ako na natutulog. Hindi pa raw sana nila ako gigisingin pero narinig umano nila na umuungol ako at parang nahihirapan akong huminga noon. Nakita din umano nila na pinagpapawisan ako ng butil-butil. Yun daw ang dahilan kung bakit tinapik na nila ako sa pisngi noon. Laking pasasalamat ko sa kanila dahil ginising nila ako. Sinabi ko sa kanila na nagkaroon ako ng masamang panaginip pero hindi ko na ikinuwento ang buong detalye noon. Maghapon akong wala sa sarili ko. Para bang lalong bumigat ang pakiramdam ko. Bago sumapit ang alas 5, ang oras ng uwian namin, napansin ng isa sa mga kasamahan ko yung papel na nakaipit sa makinilya. Tinanong niya kami isa-isa kung sino raw ba yung gumamit na makinilya at nag-ipit ng papel na yon.
Siyempre ako yung unang umiling dahil maging ako ay gusto ko ring malaman kung sino yung narinig kong gumagamit nito noong bago ako makatulog. Nagtaka ako dahil isa man sa kanila, wala raw gumamit nun. Kinuha ng kasamaan ko yung papel. Gulat akong napatingin sa kanya. Nang banggitin niya ang pangalang Dindin. Tinanong niya sa amin kung sino raw si Dindin at kung bakit nakasulat ang pangalan nito doon sa papel na nakaipit sa makinilyang yon. Kagad akong napalapit sa kanya sabay agaw doon sa papel na yon. Una kong nakita yung mga iba't ibang letra na nakasulat pero sa pinakadulo nito, doon na ako nagulat. Nakasulat na roon yung pangalang Dindin. Gayong noong una kong basahin ng mga nakatipa sa papel na yon, ay wala namang nakalagay na pangalan. Imposible naman na madagdagan ang mga nakasulat doon, di ba? Dahil simula nang dumating ang mga kasamahan ko sa opisina, wala namang ibang lumapit at gumalaw doon sa makinilyang yon. Isa pa, bigla kong naalala yung napanaginipan ko. Ang pangalang Dindin ang paulit-ulit na binabanggit ng lalaki sa aking panaginip. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Para bang nanlamig yung buo kong katawan. Kumabog ang dibdib ko at hindi ko na namalayan na nakatulala na pala ako noon. Bumalik lamang ako sa wisyo nang bigla akong kalabitin ng office mate ko. Pagtingin ko sa orasan, impunto alas 5 na pala. Oras na ng uwian namin noon. Buti na lamang ng araw na yon ay hindi ako yung nakatoka na mag-overtime. Tatlo sa mga kasamahan ko ang aabutin ng alas 7 ron para tapusin yung ibang mga reports na kailangan ng mga supervisor namin. Kaagad kong iniligpit ang mga gamit ko. At bago pa ako umalis, hindi ko sinasadyang mapasulyap sa mesang kinalalagyan na makinilya. Bahagya pang lumaki ang mga mata ko nang bigla akong makakita ng babaeng nakaupo sa mesang yon. Pagkurap ko, kaagad naman din itong nawala. Kisap mata lang, para bang namamalik mata lamang ako noon. Nagmamadali akong umuwi ng araw na yon. Hindi ko maintindihan yung kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko. Kahit kasi nakasakay na ako sa company bus, nararamdaman ko pa rin yung mabilis na pagkabog ng dibdib ko noon. Naroroon pa rin yung takot na hindi ko mawari kung bakit ko ba patuloy na nararamdaman. Napansin ng isa sa mga kasamahan ko na itatago ko na lamang sa pangalang Leia ang kakaibang ikinikilos ko noon. Katabi ko ito sa bus kaya naman marahil napansin niya ang pagiging balisa ko. Tinanong niya ako kung ano raw ba talaga ang nangyari sa akin noon. Hindi na ako nakapagpigil, Sir Seth. Ikinuwento ko na sa kanya yung tungkol sa napanaginipan ko. Pati na rin yung pagtawag sa akin sa pangalang Dindin ng lalaking nasa aking panaginip. Nagtaas ng balahibo niya nang ikwento ko sa kanya yung narinig kong paglagitik ng pindutan ng makinilya. Kahit pa wala naman akong napansing tao na gumagamit nito nang oras na nakasukob ako sa mesa. Maging siya ay nagtaka rin dahil noong huling araw niya raw tingnan ang makinilya ay wala namang nakaipit na papel doon. Wala rin naman kasing naglalakas loob na lumapit sa makinilyang yon. Dahil may mga kumalat ng araw na kuwento na parang may nagmumulto nga. Ang mga kwentong ito ay mula pa raw doon sa mga unang office staff na matagal nang nag-resign. Ikinagulat ko rin ang sabihin niya sa akin na hindi lamang daw ako ang nagkwento sa kanya ng mga ganong bagay. Sa katunayan, yung best friend niya daw na dati nitong katrabaho ay bigla na lamang ding nag-resign. Nang makausap niya raw ito ay ipinagtapat nito sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis sa trabahong yon. Palagi raw kasi niyang naririnig ang paglagitik ng mga pindutan ng makinilya
at madalas din daw siyang makarinig doon ng boses ng babaeng na humahagulgol. May pagkakataon din daw na may nakita siyang bakas ng dugo sa mismong mesa at sa makiniliang yon. Yung kasamahan daw niyang yon ay dating nakapwesto doon sa table kung saan ako nakapwesto. Hindi raw ipinagsabi ni Leia ang sinabi sa kanya ng kaibigan dahil inakala niya na nabibiro lamang ito. Hindi nga raw niya sineryoso ang ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan dahil nakilala niya ito bilang palabirong tao at mahilig din daw itong manakot nun. Nang ikwento ko raw sa kanyang tungkol sa panaginip ko at naging karanasan ko ng araw na yon, doon pa lamang sumariwa sa kanyang isip ang tungkol sa matagal nang ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan. Doon pa lamang din daw siya naniwala sa sinabi nito. Nakauwi ako sa bahay na parang lutang ako. Iniisip ko kasi kung ano ang kinalaman ng panaginip ko doon sa makiniliang yon. Naisip ko nga rin na huwag na lang pumasok kinabukasan dahil naroon pa rin yung takot ko. Lalo na mas nadagdagan pa ito dahil sa mga ikinuwento sa akin ni Leia. Noong mga panahong yun ay kailangan na kailangan ko ang pera kaya naman gustuin ko mang iwan ang trabahong ito. Nagdadalawang isip talaga ako. Lalo na't napakahirap maganap ng ganong trabaho. Hindi gaanong mahigpit at malaki-laki rin ang sahod at mga incentives noon. Kinabukasan pagpasok ko sa opisina, isang nakakagulat na balita ang tumambad sa akin. Si Ate Bel, isa sa mga naiwan ng araw na yon para mag-overtime, itinakbo umano sa ospital. Matapos nitong tumalon sa may bintana ng opisina, kasalukuyan umano itong comatose noon. Nasa third floor kami kaya kung titingnan ay may kataasan talagang opisinang ito. Kaya malaki talaga ang posibilidad na makoma yon. Nang tanungin ako kung bakit naisipan itong tumalon, ganito ang nangyari umano. Nung una, medyo masaya pa umano ang aura ng mukha ni Ate Bel. Nakikipagkwentuhan pa ito sa dalawa naming kasamaan na kasama niyang nag-overtime ng araw na yon. Medyo naging abala na ito sa pagtatrabaho sa harapan. Makalipas lamang umano ang halos kalahating minuto, tumayo ito. Naglakad papunta sa mesa kung saan nakamatong yung makinilya. Para bang may hinahanap umano siya sa drawer sa may side ng mesang yon. Walang ano-ano. Biglang nagbago yung ikinilos umano ni Ate Bel. Bigla umano siyang natulala. At bigla niya na lamang pindot-pindot yung pindutan ng makinilya. Bigla na lamang siyang nagwala sa pagkakataon na yon. Lahat ng mahawakan ng kanyang mga kamay ay ibinabato niya. Ultimong yung mismong makinilya ay inaihagis niya noon. Dahilan para mapatayo sa kinauupuan yung dalawa niyang kasama sa loob noon. Sinubukan nila siyang awatin pero kakaiba ang naging lakas nito. Walang ano-ano ay nagbukas siya sa bintana at walang pagdadalawang isip na tumalon mula ron. Sliding window ang mga bintana sa opisina. Kaya isang bukas lamang nun ay nagawa na niyang tumalon. Ayon pa sa kwento ng mga katrabaho ko na kasama niya, nag-iba umano ang boses nito. Boses lalaki. Boses baritono. Sumisigaw umano ito ng paulit-ulit at binabanggit ang pangalang Dindin. Nang sabihin niyo ng mga kasamaan ko, nanlaki talaga yung mga mata ko. Napatingin din sa akin si Leia dahil marahil alam na niya kung ano ang labis kong ikinagulat. Hindi ko alam kung sino talaga ang Dindin na yon at kung ano ang kinalaman nito sa makinilya. Pero isa lamang ang natitiyak ko, Sir Seth. Yun ay ang may nagmumulto sa loob ng opisina namin at konektado ito doon sa lumang makiniliang yon. Maigpit na ipinagbawal sa amin ng mga pamunuan ng kumpanya na ikalat ang katakot-takot na pangyayaring ito dahil maaari umano itong makasira sa pangalan ng kumpanya. Sa awa ng Panginoon,
Ilang araw lamang ay nakarecover na si Ate Bel mula sa pagkakoma. Hindi raw niya alam ang lahat ng nangyari ng oras na yon. Ang tanging natatandaan naman niya ay may nakita siyang duguang babae na nakaupo sa mesa. Habang sa tabi naman nito ay may isang lalaki na hindi niya maaninag mukha. Marahil ang lalaking multo ang sumanib kay Ate Bel na mga oras na yon. At ayon pa sa description na ibinigay ni ate, doon sa lalaking huli niyang nakita ay tumugma doon sa lalaking nakita kong nanakit sa akin sa panaginip ko. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang pagpaparamdam ng multo sa aming opisina. Minsan nga ay nakikita na lamang namin na kusang gumagalaw ang pindutan ng makinilyang yon. Paminsan-minsan, may naririnig din kami mga kalabog na sinasabayan ng baritonong boses ng lalaki at mahinang pag-iyak ng isang babae. Dahil doon, hindi ko na talaga kinaya. Napilitan na akong mag-resign dahil nagsialisan na rin sa trabaho yung ilan sa mga kasamahan ko. Maging kasi sila, natatakot na rin. Kaya pala walang ganung office staff na nagtatagal sa kumpanyang yon. Matapos ko mag-resign, nagpa-clearance ako. Doon ko na nga nakausap ang isa sa mga pinakamatandang janitor ng kumpanya. Sa ilang dekada raw niyang pagtatrabaho noon, halos alam na niya ang buong kwento at mga kababalagang nangyayari doon. Dito na niya na ikwento sa akin na noong mga late 80s umano, merong namatay na babae sa loob ng isang warehouse. Ito umano yung babaeng madalas gumamit ng makinilya na nasa loob ng opisina namin. Hulaan niyo yung pangalan niya, Sir Seth. Siyempre, Dindin. Ito rin ang nagmumulto noon. Ayon umano sa mga kumalat na kwento, ang pumatay kay Dindin ay yung katrabaho niyang naging kanyang nobyo. Hindi raw nito matanggap na nakikipaghiwalay na sa kanya ang dalaga. Kaya naman binugbog daw niya ito at paulit-ulit na inginudngod sa makinilya hanggang sa bawian ito ng buhay. Ang insidente ito ay matagal na umanong itinago ng kumpanya. Binayaran nila ang pamilya ni Dindin at ang ilang mga naging saksi sa krimen. Marahil, kaya nagmumulto ang dalaga ay dahil hanggang sa mga panahong yon, naghahanap pa rin ito ng hustisya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig gaya na pinangako natin. Ngayon po tayo magbabasa ng mga shoutout, okay? So, yan. Sa mga nag-message, maraming salamat po sa ano nyo, sa pasensya nyo. Sorry po talaga. So, ito, unahin na natin. Hello, Sir Seth. Ang tagal ko nang hindi nakapag-greet sa'yo pero wala akong pinapalampas na upload mo. Medyo naging busy past few days para sa napakaraming school paperworks. Pag-greet naman po ng birthday ko, July 23. Pa-shoutout din po sa mga anak ko at sa iba kong kasama sa bahay, si Philip, si John, si Judy, and our baby queen. Thank you, Sir Seth. More upload and God bless you. Thank you din po. Hi, Master. Pa-shoutout lang po sana sa daddy ko. Happy 66th birthday today, Daddy Lance. We were lucky to have you as a father. Love you, Daddy. Yun lang po from Leah Baer. Good morning and have a good day po, Sir Seth. Marilyn Barreto po, FW from Singapore. Ipapabati ko lamang po mga anak ko sa Quezon, ang brother Daniel ko sa 43rd birthday niya tomorrow, July 21st, belated po. Wish ko lang sa kuya ko na madagdagan pa buhay mo at huwag mag-take ng bawal. Ingat palagi, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat po at sana kayong maibahaging kwento. Marami. From Marilyn Barreto, salamat. Sir, lagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo, as in gabi-gabi po bago po kami natulog. Lahat po ng YouTube channel, nakasubscribe po kami, yun lang po. God bless, sana po manotes nyo yung message ko from Maisel Gablito and Kevin Candelario from Quezon City. Thank you po sa inyo. Try lang pala pa shoutout po Mary Grace Machate. Thank you, ma'am. Hello po, sir, pa shoutout po sa Barrios Angel na sina Marla Faye Limos, Mary Jean Navarro,
Cheryl Fiel, Ana Lona Valiente, Criselda Latabamo at Evelia Bofford na laging nakikinig sa mga kwento mong katatakutan. Thank you, sir. Gaganda ng pangalan, ah. And more subscribers to come, and God bless po, Jeneline De La Peña. Thank you din po sa inyo. From Jobert Bongart Benitez. Hello po, Lods. Ang tagal pong pa-shoutout mo kami dito sa Cruz RTW, sa Taytay Rizal, kinadidik, pati Jovan at sa aming mga amo na sina Tito Mel at Tia Eden. Araw-araw po kami nanginig sa mga kwento mo. Maraming salamat po. Stay safe po lagi and God bless. Bert na lang po tawag niyo sa akin. Mahaba na yung kayo nga. Thank you, Sir Bert. From Devi Vargas. Sir, pa-shoutout naman po listening here in Kuwait. Libangan ko po ang mga kwento mo maghapon na nakasalpak sa tenga kong headset ko. Salamat po, Sir Seth. God bless you always. And more kwento to come po. Stay safe po lagi. Thank you po sa inyo. Good morning po, Sir. Isa po ako sa mga new subscribers niyo sa YouTube. Ask ko lang po kung pwedeng pa-shoutout sa asawa kong si Nikki Kiyono at anak ko na si Harumi Nigel Kiyono. Mahilig din po sila makinig sa mga stories nyo dahil magaling po. Naks, magaling po kayo mag-narrate at hindi bitin yung magkwento. Thank you, stay healthy and more powers po sa channel nyo. Sana po masama ko na sa ma-shoutout this week by Alegna Sumugat. Thank you po. Hello sir, ako po si Mayan. Magandang araw po, magpa-shoutout po ako ulit sa next video nyo. At mabati rin birthday ko from sa Friday, belated happy birthday po kahapon. Masaya na ako noon. Libangan ko na po ang makinig sa inyo since 2019 habang nagtatrabaho dito po ako sa Saudi ngayon. Ingat at maraming salamat po. Belated happy birthday, Ma'am Mayan Darasco Jupsum. Thank you po. From Ara Park, sir, pa-shoutout Ara Park from Korea. Hello sa iyo. From Kenneth Mercado. Boss, pa-shoutout sa next video from South Korea. Ang dami. Daming taga-Korea. Ginagawa kong libangan yung pakikinig sa iyo habang nasa work. God bless. Pakibati na rin po ako sa birthday ko, July 26. Thank you. More power to your channel. Happy, happy birthday. From shoutout Abby Andalis Valle. Kay Evelyn Valles. Hello, sir. I've been listening to your YouTube's vids since pandemic starts. Take care and keep scaring me na addict na din kami ng asawa ko sa iyo. If ever get this message, please shout out to my husband Alonso Suzon. Hello po sa inyo. Hello Lods, ang tagal na po. Naulit pala to. Hello Sir Seth, pa-shout out po sana sa next story nyo at pa-shout out na rin po ang mga Bautista and Magluyan family. Maraming salamat po and stay safe always from Libra. Thank you po. Magandang araw, Sir Seth. Pa-shoutout naman po ako sa susunod yung upload. Nagsimula akong antabayanan at subaybayan kayo magmula noong Hunyo taong 2021. Halos napakinggan ko na yata lahat ng uploads nyo. Pampatulog ko. Sana po mas lumawig pa yung channel nyo and more aspong story to come. Ingat po palagi. Nakaka-relax talaga ang pakinggan yung boses mo. From Jason Sipokot Kamsur. Hello po sa iyo, Sir Jason. Salamat. Pa-shoutout, lagi kami nakikinig sa channel mo para sa love ko, Zenny Sinia, at mga anak ko, Liam and Zark. Love you. More power to Thelmo from Mark Anthony Marquez. Thank you, Sir Mark. Hello mga kagiliw. Maraming salamat sa inyo. Bukas ulit, syempre.